Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, no, ay let go and let God. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po lahat imuko at manalangin. Yes, Lord, hallelujah, O God. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin, O God, na kung saan, Lord, naging malaya kami makapuri sa iyo, makasamba sa iyo, O God. At sa oras na ito, Lord, hayaan mo ikaw ang marinig. Gamitin mo lamang po akong iyong vessel, O God. Gamitin mo akong daluyan ng iyong pagpapala, ng kagalingan, ng kalakasan ngayong umaga na ito, God. Lord, ikaw ang mapapurihan, maparangalan, in Jesus' mighty name. And everybody shout, amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo, no? Let go and let God. Brother, parang hugot naman yan. Hindi po yan hugot, no? I believe para po ito sa ating lahat ngayong umaga na ito. Basahin po natin ang ating foundational verse sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Let go of your own understanding. At ano sumunod? In all your ways, submit to Him. Let God. Amen? And He will make your paths straight. So, napakaganda. Ito palang foundational verse nagsasabi na sa atin na let go and let God. Amen? Letting God means trusting God. Sino dito yung nagtitiwala sa Panginoon? Alam nyo po, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. At alam nyo naman po yung style ko pag ako po yung nagpipreach. Very practical, very basic, at gaya ng palagi kong sinasabi, mabilis lang. Kaya, maaari lamang po ba lahat po ng tenga, lahat ng mata, sa akin muna. Amen po ba? Meron lamang po tayong limang punto na pag-uusapan, kagaya po ng aking palaging ginagawa. Unang-una po dyan ay, let go of your plans. Amen? Let go of your plans. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa'yo. Paano bang let go of your plans? Yung sa umaga pa lang, kinakausap mo si Lord na, Lord, ito yung mga bagay na kailangan kong gawin. Hayaan mo tulungan ka ni Lord matakil yung mga task mo sa araw-araw. Hindi yung sarili mo lang lagi. Amen? Hindi yung puro ikaw lang. Tama po ba? Oo naman, kailangan naman talaga may plano tayo, pero dapat sensitive ka na alam mo na mayroong higit na plano ang Diyos sa buhay mo. Tama po? Basahin ko po itong istorya na ito. Medyo may kahabaan lamang po. No? At nawa tayo ay makinig. Sa Tagalog ko na lang po ito nilagay sa Unang Mga Hari, chapter 17, verse 8 to 16. No? Please bear with me. Sabi dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, kay Elias, umalis ka rito, pumunta ka sa Repta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. So, ginawa niya, pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byudang namumulot ng panggatong. At ngayon, ito na yung sinabi ni Lord kay Elias na may magpapakain sa kanya. Amen? Next, sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Okay? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Kasi nga, nireveal na sa kanya ni Lord na meron siyang inutusang babae na magpapakain sa kanya. Tama po ba? At ang sabi ng babae, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay, sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Sabi ng babae sa kanya. Pero, sabi doon, meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Okay, meron pa naman daw. Kaso nga lang, hindi pa luto. Kaya sabi niya ron, namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sabi nung babae. So parang that day, ang plano niya sa buhay niya, kumain at mamatay. Amen. Minsan ganyan tayo sa buhay. Hindi mo alam na yung plano mo, minsan patungo na sa kamatayan. Amen? Pero sabi dito sumunod, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinasabi. Sabi yun, next.
Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Di ba ito isipin mo maigi ah? Konti na nga lang yung meron ka. May langis. Konti na lang din yung langis. Tapos, hihingi pa. Tapos ang makulit doon, gusto, siya pa yung mauna. Di ba sa isip-isip mo, kapal naman ang mukha na ito. Wala na nga eh. Tapos uunahin ka pa namin. Pero anong ginawa niya? Sumunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod. Minsan kasi maari sa buhay mo, wala ka na. No? Wala ka nang maibibigay, eto na lang sapat na para sa'yo. Pero pag sinabi sa'yo ni Lord na, ibigay mo, ibigay mo. Inutosan ka ni Lord, mag-bless ka. Amen. At ano sumunod? Sabi dun sa sumunod na talata. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niyo mauubos ang harina sa lalagyan. Grabe, overflowing pala. At hindi matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit sa takdang araw. Okay? Napapatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Grabe yung pangako ni Lord, no? Dapat kasi pag may sinabi sa iyo si Lord, huwag ka nang magduda. Sumunod ka na lang. Minsan hindi mo man maintindihan. Sunod pa rin. Minsan kasi testing lang. Titignan lang kung ano bang susundin mo, yung sarili mo bang plano na kumain ka na lang at mamatay. O ishare mo pa yung konting meron ka. Amen? Napakagandang revelation, di ba? Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ito yun, meron pang isang revelation. Gagamit si Lord ng tao upang mangusap sa iyo. At nawa ikaw ay sensitibo sa bagay na iyon. Kasi minsan makulit ka eh, may nagsasabi naman sa iyo. Kaso ang kulit mo, may sarili kang gusto. Diba? Kaya nga, do not lean on your own understanding. Hayaan mong tumanggap ka rin sa iba. Kasi kung hindi ka sensitibo, di mo nare-realize si Lord na yung nangungusap sa'yo. Amen? At marami sa atin, ito ang life verse. At masasabi ko, ito'y naging totoo sa buhay ng babae. Jeremiah 29:11. Marami sa atin life verse yan. Pero nawa, no, nararanasan natin sa ating buhay. Sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Naging totoo sa buhay ng babae, tama? Pero kung iba ang pagtingin mo, sabi mo, ito na nga lang mayroon ako, abusuhin niyo pa ako, hingin niyo pa. Hello? Pero alam mo, makinig ka lamang sa lingkod ng Diyos, sa ginagamit ni Lord sa buhay mo, ni Lord mismo, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen? Dahil ang plano niya sa'yo maganda. Ang plano niya higit na mabuti kaysa sa mga plano natin. So let go of your plans. Hayaan mo ang plano ng Diyos sa manguna sa inyo. Amen? Tapos na tayo sa una. Pangalawa na kagad. Sabi sa inyo, mabilis lang eh. Two, letting go of anger. Amen? Marami ba dito magagalitin pa rin? Maladragon. Diba? Malaleon kung magalit. Diba? Sabi dito sa Epeso, chapter 4, verse 26 to 27, and 31 to 32. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Okay, liwanagin natin yun ha. Okay lang naman magalit. Okay lang. Basta, huwag magkasala. Okay, sabi dito, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Okay? Sabi doon, be angry but do not sin. At lagi, ito nasabi ko na sa inyo to eh. Alam mo ba, kapag nagagalit ka, ang pinarurusahan mo, hindi naman siya yung pinagagalitan mo. Baka tinatawanan ka pa niyang pinagagalitan mo, tuli. Oo nga. Pero di mo alam ang pinaparusahan mo, yung sarili mo. Ikaw yung inis na inis, na high blood ka. Diba? Ba't ka magagalit? Eto pa, ba't ka? Kaya ka nagagalit dahil sa ginawa nila. Okay? Eh sila may gawa nun, dapat sila mag-suffer. Eh ba't ikaw yung pinaparusahan mo yung sarili mo?
Amen po ba? Huwag ka palaging galit. Relax lang. Okay? Sabi doon, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kasi halimbawa lang, kung ikaw may hawak ka na, sabihin natin na isang kilong bigas, hawak mo sa dalawang kamay mo, hawak mo pa ng dalian, yung isang kilong bigas, magaang lang yun. Eh, pero kung hawak mo na yun ng anim na oras, di ba mabigat? Ganon din yung galit. Huwag mong hayaan yung galit mo mapunta sa hatred. Okay? Huwag mong hayaan na yung galit mo magtanim ka na ng, alam mo yun, ng sama ng loob. Nasaan yun uwi? Kaya nga sabi ito, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Kasi uuwi yun, alam mo ko saan? Sa paghihiganti. Amen? Sa pagganti, sa pagbahawi. Ah, ginagalit mo ako, ito gagawin ko sa'yo. Which is not good. Hindi yun healthy. Kasi sabi ng Panginoon, sa Roma chapter 12, verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan niyo yan sa galit ng Diyos. Amen? Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa buhay, alam mo kapatid, mayroong mga tao hindi ka gagalangin. Babastusin ka, titreat ka ng hindi maganda kung ano-anong sasabihin sa'yo. Amen? Tatraitorin ka, babarubaling ka. Pero sabi, huwag kang gaganti. Let God. Si Lord ang bahala. Relax ka lang. Hindi dahil masamang naging masamang tao sila sa'yo, eh ganun ka na rin. Amen? Hindi dahil ganun yung pinapakita nila sa'yo, ah, ganyan yung pinapakita mo sa akin, ah. Mas maano ako sa'yo. Di ba ganyan tayo dati? Amen? Winawalang yan mo ko, ah. Wasbawalang yain kita. Di ba, hindi na tayo ganun ngayon? Sabi mo, hindi na tayo ganun ngayon. Amen? Kumbaga, hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Kasi tapat naman si Lord, eh. Sa mundong ito, unfair talaga. Minsan, alam mo, ang katotohanan hindi mo pwedeng ipilit. Alam mo yung totoo, pero hindi mo pwedeng ipilit. May mga bagay na alam mo naman tama, alam mo naman na ito talaga, pero hindi mo pwedeng ipilit. Hayaan mo ang Diyos. Amen? Kasi kakapilit mo, ikaw lang ang masasaktan, kapatid. Amen? Huwag mong pilitin, let God. Okay? Next, Epeso chapter 4, verse 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. So, bilang Kristiyano, yan dapat tayo, ha? Walang dapat na lalait dito, ha? Walang maka-amen, ha? Pero yun talaga, eh. Yun ang kailangan nating sundin, eh. Tatawa kayo, no? Eh, i-highlight natin dyan yung huwag na kayong mambubulyaw. Kasi madalas kapag galit ka, kung ano-anong sinasabi mo, Brad. Di ba? Nauna yung emosyon. Eto, mayroong isang istorya. Di ko na dinisplay, no? Basahin ko na lamang po sa inyo. There once was a young boy with a very bad temper. The boy's father wanted to teach him a lesson, so he gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into their wooden fence. Alam niyo po yung wooden fence? Yung bakod na kahoy. So sabi dito ng tatay niya, ito ang pako at ito ang martilyo. At sa tuwing galit ka, pumako ka dyan. Magpako ka ng isa kada magagalit ka. Sabi nung tatay niya. On the first day of this lesson, the little boy had driven 37 nails into the fence. He was really mad. So sobrang galit niya, ang dami niyang naipako. 37! Sa loob ng isang araw, ha? Grabe tong batang to. Over the course of the next few weeks, the little boy began to control his anger. So the number of nails that were hammered into the fence dramatically decreased. So, unti-unti, bumawas.
Siguro na-realize niya nakakapagod pala rin magpapapalo ng ano rito ng pako. It wasn't long before the little boy discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. Then the day finally came when the little boy didn't lose his temper even once, and he became so proud of himself he couldn't wait to tell his father. So dumating na yung pagkakataon dahil na-realize niya nakakapagod din pala magpako ng magpako dito. Sabi niyang ganun. Natiis niya na yung temper niya. So dumating na sa punto na hindi niya na kailangan magpako at proud siya. Dumating yung araw, wala na siyang naipako. Ibig sabihin, bihira na siya magalit. Proud siya, sinabi niya sa tatay niya, Pa, di na ako nakakaano, di na ako nagpapako doon kasi nakokontrol ko na yung temper ko. So the next, sabi doon, Please, his father suggested that he now pull out one nail for each day that he could hold his temper. So okay, di ba? Ang dami niyang napako eh. Ngayon naman, binaliktad na ng tatay niya. Ngayon, tuwing hindi ka naman magagalit, bunutin mo isa-isa. Okay? Bunutin mo yung mga naipako mo dyan. Okay? Di dumating din yung pagkakataon na ilang weeks, nahold niya na yung temper niya. Nabunot niya na lahat ngayon yung mga pakong pinagpapapako niya ron. Okay? Nabunot niya na lahat. Proud uli siya. Pakita siya sa tatay niya. Pa, nabunot ko na lahat ng mga pinagpapapako ko. Ngayon, nung nakita siya ng tatay niya, tinignan nila yung fence. Okay? Tinignan nila yung bakod na kahoy na pinagpapako at tinanggal. Sabi ng tatay niya, basahin natin. You have done very well, my son. He smiled. But look at the holes in the fence. The fence will never be the same. The little boy listened carefully as his father continued to speak. When you say things in anger, they leave permanent scars just like this. And no matter how many times you say you're sorry, the wounds will still be there. Ang ganda ng lesson, no? Amen. Natanggal mo nga, pero yung naiwang bakas, nagsorry ka, hindi na mababalik yung sinabi mo, tol. Hindi mo na maihila yung nasabi mo na eh. Amen. Kaya ingatan mo yung mga sinasabi mo, kapatid. Ako, tumahimik ang kalangitan. Mukhang marami dito nakapagbitaw ng masasakit na salita. Di naman tayo excuse dyan. No? Nangyari talaga sa atin yan. Nawa, maging aral sa atin na hindi na natin ulitin yan. Amen? Di na mangyari sa atin yan. Hindi na yun maibabalik. Tatatak na yun eh. Kaya ngayon mga babae, di ba? Sabi mo dati, ganito, ganyan eh. Di mo sila masisisi. Hindi mo na mauhugot yung sakit nun eh. Na sinabi mo ng nakaraan. Amen? Natutunan ba tayo ron? Amen. At sabi dito, sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ngayon, ito yung isa sa mahirap na part, papatawad. Pero alam mo, lagi mo maisip na pinatawad ka lang din naman. At, hindi ka naman magpapatawad dahil kapatapatawad sila eh. You know? Kumbaga dahil bumait eh, sige patawarin ko na hindi. Magpapatawad ka para yun sa sarili mo. Amen. Ang pagpapatawad hindi para dun sa pinatawad mo, para sa'yo yun. So you will have peace. Amen. Hindi yung para sa kanya, para sa'yo yun. Kasi bibit-bitin mo yun eh. At yun ay mabigat. Hindi ka makakausad pag lagi mo naalala yun. Amen. Natututunan po ba tayo? Next, sabi sa Santiago, chapter 1, verse 19 to 20. Unawain ninyo ito, mga kapatid. Mga kapatid kong minamahal. Bawat isa'y maging laging handang makinig. Maingat sa pananalita. At hindi madaling magalit. Okay, sabi dito. Unawain nyo ito, mga kapatid. Bawat isa'y maging laging handang makinig. Lagi ka makinig. Hindi ka nakikinig kasi gusto mong may iribat. Kasi maraming ganyan eh. Pakikinggan ka, pero... teka lang, mali yung sinabi mo. Re-rebat ko ngayon yun sa'yo. Amen. Imbis na nakikinig ka para
umunawa. Baguhin mo ng style mo, kapatid. Hindi, kasi gusto mo ikaw lagi yung magaling eh. Ay, may sinabing mali. Lagi yung mali yung nakikita mo. Diba? Eh, nung gusto mo ikaw na yung magaling, eh di ikaw na. Diba? Huwag ganun. Makinig para umunawa. Hindi makinig para may sabihin. Okay? At hindi madaling magalit. Okay? Yan na, mga kapatid, ha? Bawal ang magagalitin sa JTG Manila. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. Yung pala yun. Hindi nakaka-holy yung palagi kang galit. Amen? Tama po ba? Number three. Sabi sa inyo, mabilis lang eh. Number three na tayo. Letting go of doubts. Sino dito yung mga boy duda pa rin? Letting go of doubts. Basahin natin sa 1 chapter 20 verse 24 to 29. Pasensya na, puro ano, no? Puro story yung nagamit ko ngayong preaching ko na ito. No? Please bear with me. Nagpakita si Jesus kay Tomas. Si Tomas na isa sa 12 alagad ay tinawag na kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. So ito yung time na naipako na ang ating Panginoong Jesus at nagpakita siya sa mga disipulo. Nagkataon nga lang itong si Tomas, wala siya nung time na yon. Okay? Teka nga, lakihan ko na lang dito sa akin, nahirapan akong magbasa dun. Okay. Sinabi nga ng ibang mga alagad sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Sinabi niya sa kanila, malibang makita ko ang tanda ng mga pako sa kanyang mga kamay at mailagay ko ang aking mga daliri roon at maipasok ko ang aking kamay ay sa kanyang tagiliran, kailanman ay hindi ako maniniwala. Grabe tong si Tomas. Walang tiwala sa mga tropa niya eh. Ha? Sinabi na nga eh, nakasama namin, nakita namin. Ito naman siya, matigas, sabi niya, di ako maniniwala sa inyo, Brad. Di ko nakakita eh. Hanggat di ko na ilalagay itong daliri ko sa tagiliran at di ko nakita yung pako na butas, di ako maniniwala. Sabi niyang ganun. So, sumunod. Makalipas ang 8 araw, ang mga alagad ay nasa loob muli ng bahay at kasama nila si Tomas. Kahit na nakapinid ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. At sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Tomas, okay na, dumating na si Jesus habang nagpupulong sila. So sarado raw yung pinto, pero pumasok eh. Diba? Sabi doon. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri rito at tignan mo ang aking mga kamay. Iabot mo ang iyong kamay rito at ipasok sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, kundi sumampalataya ka. Sumagot si Tomas. At sinabi sa kanya, aking Panginoon at aking Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, Tomas, sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Pinagpala sila na hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Karamihan sa ating ganyan. To see is to believe. Alam mo kung bakit hindi makakilos sa iyo si Lord? Puro ka kasi duda. Diba? At ito ah, ito yung ano, background lang ng konti ah. Itong si Tomas, dahil nga kasama siya sa 12 disciples, mga panahon na namatay si Lazaro, nung babalik sila, ito pag si Tomas yung maangas na sabi niya, sabi niya sa mga tropa pips niya na disciples din, tara, samahan natin si Jesus. Handa akong mamatay para sa kanya. Sabi niya dito, let us also go that we may die with him. Nung kasama pa, di ba? Nung nandiyan pa. Di ba marami sa ating ganyan? Nandiyan pa eh, kaya feeling mo, ano kayo, di ba? Parang anong bantawag tamang turn dito? Alam mo yung pabibo kayo eh. Kasi nandiyan eh, kasama mo eh. Pero nung wala na, duda ka na. Di ba? Amen? Di dapat ganun. Di ba sa dami na nasaksihan mong testimony na sinabi sa pulpito, may nagpapatotoo, pinagpala ako ng Panginoon dahil ganito ang ginawa. Di nga. Di nga makapaniwala. Duda ka pa rin ba na kaya kang pagalingin ni Lord? Duda ka palagi na
kaya kang pagpalain, di ba? Kaya baguhin ang buhay mo. Kakaduda mo, hindi mo na siya makita sa buhay mo. Amen? Parang si Paring Tomas, di ba? Nagduda, hindi niya tuloy nakita eh. Di ba? Let go of your doubts and let God work in you. Hayaan mong kumilos ang Panginoon sa iyo. Kasi kung puro ka duda, hindi makakilos si Lord. Amen? At ano nga sabi dito sa sumunod? If the devil is unable to get you, then he gets you to doubt God. Lagi ka nang nasa church, eh. Hindi ka niya na mahuli sa mga kung ano-anong scheme na kasalanan. Eh. Ah, alam na, ang gagawin sa iyo ng kaaway, tataniman ka niya na magdududa ka sa Panginoon. Lahat bibigyan mo na ng meaning. Magdududa ka na, ay ba't ganun yung sinabi? Siguro ganito lang dyan. Siguro ganito. Kaya, mga kapatid, kapag nagdududa ka na, bantayan mo ang puso at isipan mo. Kasi baka hindi na si Lord ang kumikilos dyan. Kaaway na. Amen? Maging mapagbantay, maging sensitive ka. Amen? Next. Ilan ako? Pang-apat na? Bilis lang, di ba? Sakto ako kasi may communion tayo. Next. Letting go of people. Parang napakasakit niyan. Mahal ko siya, kuya eh. Sabi nga dito, sometimes we have to let go of what killing us, even if it's killing us to let go. Grabe, no? Wala kang choice kundi ang sakit. Pero you have to let go. Amen? Kung toxic na yung relationship nyo, let go. Wala nang magandang dulot sa'yo, let go. Diba? Masamang impluensya sa'yo, ba't kasama mo pa? Diba? Hayaan mong si Lord ang magdala ng tamang tao sa buhay mo. Amen? Mahirap kasi, binibigyan ka ng tamang tao, gusto mo yung parin sa maling tao eh. Diba? And stop pleasing people. Amen? Huwag kang, alam mo yun, para kung gusto mo, magaling ka lagi sa tao. Pero pag kay Lord, wala ka na. Kumbaga, alam mo yun, ang galing mo pag magpapabida ka sa tao, pero pag kay Lord, lagi kang wala, lagi kang late. Di ba? May ministry ka, di ka umaatin, di ka nagtitraining, di ka nagpa-practice. Pero pag ano na, pag mga tropa-tropahan na, yan, galing-galing mo dyan. Yeah. Let go. Let go naman yung mga ganyang tao sa buhay mo. And rider ka, okay lang yun. Kasi si Lord yung nagre-remove ng mga tao eh. Mali kasi yan eh. Kaya huwag mo nang pilitin na balik-balikan pa yun. Inaalis sa'yo, ikaw naman, habol ka naman ng habol. Diba? Ganun lang yun eh. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God worked for the good of those who love Him. Kasama yan eh. Who have been called according to His purpose. Okay? Lahat ng nangyayaring yan, inaalis yung tao sa'yo, si Lord gumawa niyan. Okay? Lahat ng bagay na yan, para yan sa ikabubuti. Sabi mo sa katabi mo, para sa ikabubuti. Kasi, sabi nga dito, don't worry about the people God remove you from your life. He heard conversations you didn't. He saw things you could not and made moves that you would not. Okay? Narinig ni Lord yung pinag-uusapan tungkol sa'yo eh. Kaya nga inalis niya na, alam mo yung protection ni Lord, grabe. Amen? Kapag inaalis na sa'yo ni Lord, huwag ka na kasing makulit. Pinoproteksyon na ka ni Lord. Dahil ano sabi dito? Narinig ng Diyos, nakita ng Diyos at ginawa na ni Lord yung hindi mo gagawin. Grabe, di ba? Si Lord na yung kumilos para sa'yo. Kaya huwag kang makulit. Let go. Huwag mo ipilit yung sarili mo sa tao. Kung may pagpipilitan ka muna yung sarili mo kay Lord dapat, hindi sa tao, madidismaya ka kapatid. Mapapagod ka. Bandang huli kakatisuran mo pa. Amen? Last but not the least, letting go of the past. Amen? Sabi dito, this is what the Lord says. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?
I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Amen. Forget the former things. Kalimutan mo na yung mga natapos na. Ito yun ha. Hindi yung pangit lang eh. Hindi yung mga pangit lang na nangyari. Even yung mga magagandang nangyari, kalimutan mo na. Okay? Do not dwell on the past. Huwag ka na mamuhay sa nakaraan. Tama na yun. See, dapat makita mo. Sabi mo sa katabi mo, dapat makita mo. Kasi marami sa atin, nabuhay tayo dun sa dati. Na dati. Diba? Sabi mo nga eh. Ito nga tayo eh, diba? Imbis na mag-demand ka kay Lord, na Lord, balik mo yung panahong masaya at kontento ako. Diba dati, naalala mo pa yun eh, yung ganda ng testimony mo, glory days mo, diba? Lord, sana pwede ibalik yung, tas yung mga bad things naman. Lord, ibalik mo sana yung ganitong mga panahon, oras, para kung sakali man maayos ko yung mga ganitong bagay, namumuhay ka sa nakaraan. Diba? Sabi ito, Lord, kailan, lagi kang ganito, Lord, kailan mo kaya ako muling pagpapalain katulad ng dati? Na mararanasan ko uli yung mga ganitong bagay. Amen? Pero kasi sabi dito, see, I am doing a new thing. So, imbes na magreklamo ka na, alam mo yun, dapat, Lord, pwede ba ayusin mo itong mga ganitong bagay? Pwede ba, Lord, pagpalain mo ko? Imbis na ganun, kapatid, alam mo, ang prayer mo dapat kay Lord. Lord, makikita ko yung bagong bagay. Kasi lagi ka nakatingin sa likod mo yung dati. Ang hilingin mo kay Lord, yung makita mo yung bagong bagay. May bagong ginagawa si Lord. At alam mo, kapatid, ito yun eh. Yung bagong bagay na yun, di hamak na masigit sa nakaraan. Amen. Kaya kailangan ni sabi, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Kita mo, di ba? Sabi nga, nag-spring up na hindi mo pa makita kasi nakatingin ka pa rin sa nakaraan. Move on na, kapatid. May masigit yung testimony mo dati, tapos na yun. Bagong testimony naman. Iba naman, di ka ba nagsawa sa testimony mo? Tuwing magte-testimony ka, yun na lang uli. Di ba? May bago. May bagong ginagawa si Lord. Ang problema, di mo makita. Kaya ang panalangin mo dapat, Lord, makita ko. Hindi porket kasi hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita sa ngayon, eh ibig sabihin wala nang ginagawa si Lord. Meron. Ang panalangin mo, makita. Amen. Yun eh. Ang mahirap kasi sa atin, di natin makita eh. Kaya madalas, reklamo, kakapagod. Pero kung alam mo lang, kapatid, grabe ang hinahanda sa iyo ng Panginoon. Amen. Tayong lahat ay tumayo, no? Bilang ating pagtatapos, at tawagin na po natin ang ating worship team. Sabi nga ni Susanna Kersley, the past can teach us, nurture us, but it cannot sustain us. The essence of life is change, and we must move forward or the soul will wither and die. Amen? Kailangan talaga lahat magbago. Kailangan may nababago. Natural yun eh. Kung meron mang permanente sa mundo, ayun ay change. Ngayon kung mabubuhay ka sa nakaraan, eh wala. Sabi dito, the soul will wither and die. Okay? Move on. Kalimutan ang nakaraan. Let go mo na yung mga sarili mong plano, pagiging makasarili, let go of your anger, let go of the people na, alam mo yun, na pas iniisip mo, nakasakit sa'yo. Amen? Let go of the past. Nawa ngayong umaga, no, na unawaan natin ang mensahe na we must let go to move forward. Amen? Awitan natin ang ating Panginoon. Ngayon, ikaw yung nakatayo dyan. Habang maawit ko, sabi mo si Lord. At kung nangungusap sa iyo ang Panginoon na may kailangan kang i-let go, i-let go mo na. Dadating ang araw hanggat di mo nililet go yan, bibigat sa iyo yan. Mangangawit ka dyan. At sa sobrang higpit ng kapit mo, masusughatan ka pa dyan.
I pray, mga kapatid, let go and let God. Amen.